Yo guys, mga 5 cm Melchora Aquino guys, years 1967 to 1974 at kasama ang proof coin kung mabubuo mo ang series na mga 5 cm nito, kaya panoorin at ibibigay ko ng buo ang detalye para sa inyo to. Okay guys, kumusta? Reviewin muna natin saglit sa endatnabista.com itong mga 5 centimos at may examples dito at halos kalintulad ng ating mga coins isang 1968 at 1974. So, andito guys, no? Kaya pala huwag nakalilimutang mag-subscribe at pakion ng bell para palagi kayong updated. Yes, ito guys, 1967 to 1974, 5 centimo currency, piso syempre. At composition, brass at weight 2.5 gram, diameter niya 18.6 mm, thickness 1.4 mm, siyempre bilog yan. At andito yung references, scale number 197, show number 35. Kailangan nyo guys pag mag-listing po kayo sa eBay, yung reverse and reverse niya, andyan makikita nyo naman mismo sa coins at isa-isahin natin saglit. Ito, no, 1967 guys, pinaka-common. I mean, common din siya. At sa circulate condition na 20 pesos na halos. Ang maganda ang value na ito, mga 5 na to. May fine din siya at mayroon pa rin value. So, kahit luma, may binibigay ng value dito sa endatnabista.com. Nga lang, napakababa lang, no. Pero, at least mayroon. Diba? At 1968, mas madami itong vintage. Pero halos, pagdating sa percent, ay 24% pareho ng 1967. Sa fine, mas mataas ang condition ito, no? At sa uncirculated, 51 eh. So, maganda ang value, no? Tapos, dito na sa 1970 tayo. Yung huling tatlong years, 1972, 33%. At sa very good condition, meron dito. So, ibig sabihin guys, meron pa. Marami-rami pa tayong makikita nito mga 5 centimos na ito kasi may very good to extra fine to uncirculated condition eh. Diba guys, ayun, no? XF, extremely fine yan or extra fine yan. So, baka may magko-comment, mahirap nang makahanap ng mga magandang condition. Meron po kasi meron po nga dito sa endatnabista.com. Ibig sabihin yan, meron nga. Diba? Sa 1974, ayan siya, 42. Ang pinakamadami itong 1974. Meron tayong iisa lang yan eh. At ang value dito sa good condition, halos 5 piso na. At sa pinakamataas na uncirculated ay halos 35 pesos na dito sa endatnabista.com guys. Ayan. So, baka meron kayong from 1967 to 1974 na at least ang condition ay XF. Sabi natin, extremely fine. Gusto ko siyang makabuo ng set nito eh, no? Siyempre, kasama dyan yung 1974 na nasa baba, yung proof. Ayan, napakakunti lang ng mintage. Tapos, 1.9% siya eh. Masasabi natin ko na ito eh. Baka nga meron lang nito sa mismong Bangko Sentral ng Pilipinas doon. Baka may proof coin doon at naka-blister pack pa yun. Pero hindi pa tayo nakakapunta doon eh. Dati lang, nakapunta lang ako doon, hanggang labas lang ako. Kasi yun yung time na nag-escort pa ako sa bangko, no? Ayan, tapos 1.9% nga at wala pang value rito. At kung magkakaroon ng transaction sa labas, eh medyo mataas lang ng konti yan. Diba? Kasi nga yung mga common, meron dito eh. May value na yan eh. Pwede natin gawing guide dyan, diba? At kung 1974 nyo ay proof, at siyempre na pag-ingatan yan, kapag na pag-ingatan yan, eh maganda ang value at magandang ikulikan eh, at magiging set. Diba guys? So, 1967 to 1974. Baka meron na, paki-listing sa May Kalime Online Facebook page. Pag hindi na masyado maganda, huwag na muna natin ano kasi kung tayo yung magkukulik, dapat ganito.
at least ang kondisyon. Itong example natin na dalawa, napakaganda pa na kondisyon. So kahit luma na ito guys, meron pa eh. Tingnan nyo naman, diba, yung ating hawak ayan. Isang ano ba to? Ito yung 1968 eh. Halos sa extreme defined or AU pa nga itong kondisyon ng hawak natin, ano. Ayun ang kanyang reverse, so makikita nyo naman. At kapag binalitan nyo, upside down, o diba, 5 centimos Melchora Aquino. Malalaman nyo guys na pag maganda pa ang kondisyon ng barya, eh andiyan pa yung sharpness ng mga script. Hindi madadaan sa kintab yan. Merong mga coins na pinakintab lang pero pud-pud na yung mga script, halos di mo na makikita yung mga detalye ng buhok ni Melchora Aquino, yung mga lettering, yung mga kanto ng script, no, yung mga lettering. Ayan, andyan pa eh, tingnan nyo. Hindi siya ganun kakintab pero napag-ingatan ito. Guys, so dapat ganyan ang kondisyon, no. Kahit man siguro kayo mag-kukuli kayo ng ganito, ipipiliin ninyo. Maganda ang kondisyon. So ako din po, no. Kaya nga, sinishare natin, baka mayroon nga lang kayo, babaka sakali tayo. Ayan, so mas maganda kung set na, no. At yun lang, mahirapan lang tayo dito sa proof eh. Yung 1974 na proof coin eh. Pero meron yan, merong sigurado nakapag-ingat yan. At kung wala eh, di-diretso na lang tayo sa BSP. At tingnan natin doon. At yung mga 1967 to 1973, no. At least, yun nga, extremely fine to AU condition, baka meron. At andyan naman yung guide, no, yung value. Tinignan natin sa may end at na mister. Pwede naman natin sundin na lang yun. So, ang presyuhan pag mga ganun is 50 pesos, ganun. Sa uncirculated condition. Pag hindi uncirculated, minus yun. Mabawasan na lang yun. So, hindi naman ganun kataasan talaga. Pero itong mga gantong mga old coins, pwede nating ilisting ito sa eBay. No? Kaya nga nandun yung references, yung KM number niya. At yun nga lang, parang meron din kasi bayad na sa may eBay. Eh, no? Talagang sisingiling ka rin nila eh, kung halimbawa nakapag-listing ka dun. So, pwede nyo piliin kung mag-listing kayo sa eBay, yung pre ang pag-listing. Kasi pag may dun, siningil kayo dun, meron talagang bayad yun. So, ayusin nyo yung pag-listing doon. So ayun na po ang kabuuan nating content guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you very much po. At until next time po guys, God bless you all. Out na po tayo.